Good morning, everyone. Ngayon, ang ating iluluto ay crispy chicken adobo flakes. Ang una nating gagawin ay magpapakulo tayo ng 3 pirasong chicken breast. Approximately 1 kilo itong 3 chicken breast. Papakuluan natin ito sa 1 litrong tubig at ilalagay na natin ang asin at pamintang buo para magkaroon ng lasa. Ayan, papakuluan natin hanggang ito ay lumambot at pagkatapos nito ay ating mumunglayin or i-shred natin ang ating chicken. Ang difference ng adobo flakes sa regular adobo na putol-putol, pira-piraso, itong adobo flakes ay pwede nang ulamin sa kanin, pwede pang ipalaman sa tinapay. Masarap nga lalo kung sa pandesal natin ay papalaman. Sigurado ko magugustuhan ito ng inyong mga anak. Pabayaan lang natin kumulo ito hanggang sa maging tender or malambot ang manok. Pagka ganito na namumunglay na, ay ibig sabihin yan, malambot na ang ating chicken. Bigyan na lang natin ng 1 or 2 minutes sa pagkulo at atin nang itong hahanguin. Ayan, ito, nakita nyo talagang tender na ang ating chicken meat. Pwede natin itong hanguin at munglayin. Sa pag-shred ng chicken, pwede naman tayong gumamit ng kamay as long as malinis lang ang ating mga kamay. Pwede din tayong gumamit ng fork at spoon. Depende sa inyo kung saan kayo komportable sa pagmunglay ng chicken. Basta lang maging fine shreds ang ating chicken meat. Ayan, kanina kamay ang ginagamit ko. Ngayon, ako naman ay gagamit ng fork or tinidor. Pinagtulungan na. Sabi ko nga sa inyo kung saan tayo komportable, yun ang ating gamitin. As long as malinis lang ang lahat ng ating waste, sige at ishred natin itong 3 pirasong chicken breast. O ngayon, kutsilyo naman. Sige, kahit papanong paraan, as long as maayos at malinis ang ating ginagawa. Ito na ang ating 3 pirasong chicken breast. Na-shred na natin lahat ito. I-set aside lang natin at tingnan natin ang mga ibang ingredients na gagamitin natin. Ito na lahat ang ating ingredients. Yung ating kasha-shred na chicken breast. Gagamitin tayo ng laurel or bay leaves. Gagamit tayo ng ground pepper. And also whole black pepper. Ito naman ang ating crushed garlic. And of course, ito'y optional pero magbibigay ng lasa ang chicken cube, sugar, at iodized salt. Gagamit din tayo ng cooking oil sa pag-fry ng flakes, ang ating suka, at ang ating toyo. Ito na ang list of complete ingredients na may kasamang measurements. Okay, kung ready na kayo, magluto na tayo. Magpainit tayo ng mantika sa 1 kawali. Gumamit lang tayo ng medium heat dito. At pag mainit na, ilagay na natin ang ating crushed garlic. Halu-haluin lang natin ang garlic natin para maging pantay ang luto. Ilagay na natin ang chicken cube at durugin natin ito. Pagkadurog ay ilagay na natin ang pamintang buo. At isunod na rin natin ang pamintang durog at asin. Halu-haluin lang natin para magpantay ang mga lasa at mag-combine ito sa bawat isa. Ngayon ay pwede na nating ilagay ang ating shredded chicken.
Ito na ang ating chicken flakes na tatlong perasong chicken breast. Ibuhos lang natin lahat ito. At haluin na natin. Mix lang natin at i-pan-fry ang chicken shreds or chicken flakes. Idagdag na rin natin ang laurel or bay leaf, ang sugar. Then, we mix it again. Idagdag na natin ang suka at ang toyo. Ngayon, ilagay na natin ang chicken stock o yung pinagkuluan natin ng manok kanina. Halu-haluin lang natin mabuti para mag-combine ang mga ingredients. Halu-haluin lang natin para ma-reduce ang sabaw. Sa paghalo natin ito, maaamoy na natin ang amoy ng adobo. Yung amoy suka at toyo nagko-combine sa amoy ng black pepper. Ang bango na, naamoy ko na yung aroma ng adobo. Pati yung bawang, naamoy ko na. Halu-haluin lang natin para ma-reduce ang sabaw o yung mga liquid niya. At tapos, diretso pirito na tayo dito mamaya sa kawali na ito. Ayan, natutuyo na ang sabaw. Dito na natin to sa kawali na ito, diretso ipipirito. Hanggang pinipirito natin ang chicken flakes, ay halu-haluin lang natin para magpantay ang kanyang pagka-crispy. Ayan. Pagka-pantay ang crispy niyan, makikita natin na walang naiiwan na puting parts. Ayan, ito. Kinlose up ko pa ng konti para pag biniling ko, makita nyo yung ilalim, brownish na siya at crispy na pagka biniling ang mga flakes. Ayun. Brown na yung ilalim niya, so konting biling-biling na lang, konting halo-halo na lang para pumantay ang pagka-crispy. Ayan, halu-haluin lang natin at tiyako, nako, malasang-malasa itong ating adobo flakes na ito. At ito na, ready for serving na ito. This is our crispy chicken adobo flakes. This goes well with rice, and it can also be eaten with buns or bread. Thanks for watching, and please like, comment, and subscribe.